topic ko is about sa oras ng linis ng kwarto ng mga officer. Ano nga ba oras ng linis ng officer para linisan mo sila? Welcome back to my YouTube channel, and today I am Jericho De Los Santos, ang Messman Second Timer. So kung nandito ka sa video ito at ako pala yung Messman na Second Timer dito sa cargo, guys, bago ka lang dito, marami na ako nagawang video about Messman. Baka meron kang nakalimutan, gustong alamin, gustong malaman ng trabaho ng Messman. By step, nandiyan na yan guys sa aking vlog about Messman topics. Hanapin nyo na lang siya dyan sa video na yan. So yung topic ko for today is para malaman nyo guys, yung topic ko na ito napaka-importante bilang isang Messman. Dahil napaka-importante nito para hindi ka mahirapan, para may guide ka at mayroon kang technique na gagawin. Siyempre, di ba, busy ka sa kitchen, busy ka sa rooms, busy ka sa paglilinis ng hallways, ng rooms ng mga Pinoy, rooms ng mga puti. Siyempre, kailangan hindi mo makalimutan ang kwarto ng mga officer. So, guys, importante ito para sa'yo. Kung bago ka lang, alamin mo na iyong mga duties of responsibility para kapag nandito ka na is hindi ka na mahirapan. So, ang linis ko sa kwarto ng mga puti, nag-i-start ako ng after ng break fast ng mga puti. Kasi duties, ang breakfast nila is 7. So hanggang 8, may mga nakain hanggang 8. So 8, pagkatapos na yun guys, is umakit na ako sa mga kwarto nila. 4 na room na naman eh. Kung dalawa kayong messman is pwede tag-dalawa kayo na lilinisan. Guys, ganun. Tapos kapag tawag dito, pagkalinis mo sa kanila, anong dapat mong gawin? Siyempre, clear up mo na yung mga basura, pag-dusting ka na ng mga table, wall-y, restroom, at siyempre, yung bed. Kung 1 week ka nagpapalit ng bed, ng linen, towels, per week. Guys, per week, hindi araw-araw yung pagpapalit ng mga tuwalya at bed sheet ng mga officer. Per week, kung isa Monday, hanggang Sunday. Isa naman, papalitan mo siya ng Friday. Yung Friday to Friday siya, para hindi ka mahirapan. Kung Sunday to Sunday, again, Wednesday to Wednesday, para nabibilang siya sa 1 week. So guys, mahalaga ang paglinis ng mga puti. Dahil nga, syempre, dahil kasi sila. Lagi mong aalagaan yung kanilang kwarto. Para ito na rin yung base eh, yung performance. At alam ko, busy ka sa ginagawa mo, sa paglugas, sa pag-iwa, sa pag-table setting, sa paglinis ng hallway, sa paglinis ng rooms, the store. Guys, lagi mo isipin yung kabina din nila. Huwag kang kakabahan. Yun. Kailangan ibigay mo yung best mo pa rin sa paglilinis. Kung yung pangit ba na kwarto dahil nga sabog, dahil nga yung kwarto ay madumi, ibabara-bara mo linis. No. Huwag mong gagawin iyon kasi nga hindi maganda yun. Kailangan kung ano yung linis, okay lang bagalan mo, basta maayos. At nakapaglinis, bago ka umakit kasi ng mga kwarto is, nalinis mo na yung officer, room as officer, yung hallways, yung rooms ng mga Pinoy. So, kasi ako dati kasi first timer ako, yung mga hallways there,
guys, magkakaiba to. Yung AB or OS, sila ang naglilinis ng nandig ng hallway hanggang stair. Dito ay depende sa barko, sa cargo. So, ikaw maglinis ng deck hanggang bababa. So, kasama mo yung office. So, sa iba kasi, dito sa akin ngayon, for now, second timer, hindi ako naglinis ng hallway sa stair. Kay AB sa kayo, ay sa akin lang, isang hallway katapat ng mga katapat ng crewmates, katapat ng galley, yung dinadaanan ng mga crew, yun ang akin. The rest, yung by floor, hindi yun sa iyo, hindi yun dito sa akin. Sa iba, the past before ko na nagtrabaho ko dati is sa akin po iyon. Yung limang palapagli naman yung hallway, yan. Tapos, agdana sa iyo. Saglit lang naman siya guys, pero sa ibang company lang iyon, depende ito. Depende yun sa barko na sasampahan mo. Pero talaga, standard talaga is sa mga OS, sa AB, kasi busy ka na. Kung dalawa lang kayo sa kitchen, cook at messman, hindi na po sa iyo. Pag tatlo kayo is sa iyo po iyon. Pero depende pa rin ito sa barko na yung sasakyan. Yun guys, yung paglinis ng kwarto is kung apat yung kwarto na nililinisan mo or dalawa, dun muna tayo sa apat. Siyempre, di ba, apat yung kwarto na nililinisan mo is ilang oras nga ba? So, kaya siya na 20 minutes. Sa isang kwarto, 20 minutes. So, 20 minutes din sa isang kwarto. So, dalawang 20 minutes, 40 minutes na yon. So, kung tatlong kwarto, dagdag ka pa ng 20 minutes, and 60 minutes is 1 hour. So, kung kaya mo, kung apat siya is, sabihin na natin ng 1 hour yung apat. Eh, mabilis ka maglinis, di ba? O, 50 minutes kaya mo na, hindi, ay, hindi mo naman siya nalilinis, depende na yan. So, syempre, ang technique nyo para makaless ka ng oras at magawang pa yung responsibility mo sa paglinis mo para hindi ka maiwanan, para hindi ka mapagod, para hindi ka ma-stress kasi dahil mo babalikan ng mga hindi mo pa nagagawa. So, unahin mo yung mga nagagawa mo. Basta lagi mo isipin, 30 hanggang 9 yung paglinis mo. Basta yung 9 kasi is bababa ka pa sa galing. Or dahil 1 hour nga yung linis mo sa apat na kwarto, sa dalawa, is priority mo is 9:10, 9:20 is tapos ka na sa paglilinis ng kwarto nila. Dahil may coffee time ka pa para pagtimplahan yung mga officer, diba? Kasi niluluto yung coffee, siniset up pa yung coffee nila, dadalin mo pa. Siyempre, kung mga puti, kung mga Greek, yung coffee is kailangan talaga is niluluto pa siya. Or depende ito sa mga nagkapatimpla. Ops, based lang ito sa mga barko kung may papatimpla ba sila o hindi. For now, dito sa akin ngayon ay hindi po ako nagtitimpla. Nakaraan, barko is nagtitimpla ako. Dahil iba na po yung company ko. Depende po ito sa kumpanya, depende ito sa barko kung ano yung trabaho mo. Kaya gumagawa ko ng topic nito para at least kung nasaan ako, malaman ninyo kung ano yung pagkakaiba ng aking ginagawa at trabaho. Laging yung tatandaan guys, manood kayo ng vlog about messman, about topics para alam nyo yung mga duties of responsibility. And anyway guys, kung mayroon kang natutunan dito sa vlog na ito at maraming salamat dahil nakatulong ako sa iyo. Kung mayroon kang comments, suggestion, gusto mong alamin, i-message mo lang ako, yan. Or kaya i-follow mo lang ako sa mga hiring agency, yan. Kaya i-forward ko po dyan yung mga, post ko po dyan yung mga hiring agency ng messman, kung ano yung trabaho ang hanap mo sa pagkakargo. So guys, sana don't forget to subscribe my channel para lagi kang update sa mga videos na ginagawa ko. At maraming salamat sa iyo. Sana marami kayong natutunan sa topic na ito. Bye!